maraming salamat po, Sir Roderick. Baka meron pa po kayo tatanong. Ikaw, Sir Edo. Opo, pati saan mapapanood? Kasi gusto nating mapanood. Saan daw po mapapanood yung mga films ninyo, Sir? Sa ngayon po, by invitation po, kung gusto po ninyong mapanood, kami po ay magpapadala ng aming mga link. Pero this coming September 25, kami po ay magkakaroon ng pasilip. Ang tasin po namin dito, pasilip, ito po yung pagbabahagi ng iba't ibang arte sa lungsod ng Valenzuela. Ito po yung magaganap sa Museo Valenzuela Cultural Center this coming September 25 at magsisimula po ito ng 1 p.m. Masingit ko lang Mapapanood po dun yung mga short film po natin. Yes. Masingit ko. Yung teacher naman, no? So, yung naka-standby din si Sir Roderick Alo. Ito, from Valenzuela City naman to. Isang high school. High school yata na public school teacher. Okay. And international awardee rin. Yung mga, ano niya, short film. No? At meron pa nga ako napanood na pelikula nito ni Sir Roderick. Nakasama niya yung mga Koreano. Ba? Bakit? Oo. Maganda yung, ano no, maganda yung... mga ano nung pelikula na yan. So yan si Sir Roderick. Hello sir, good afternoon po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Idol Eli Saludar, Idol Ricky Rivera at Idol RJ Lorea. Salamat po sa pag-anyaya po dito sa inyong napakagandang programa, Iparas kay Paras. Okay. Salamat po sa pagkakataon. At salamat din po sa pagkakataon na ma-interview namin kayo. Ang una kong question na sir, pagka sinabi mo yung short films, yes, anong ibig sabihin nito? 3 to 5 minutes ba yan? 10 minutes? 15 minutes? Para lang may context yung ating mga tagapakinig. Okay, maraming salamat po. Batay po sa aking karanasan ng aming mga short films ay tumatagal po ng 15 hanggang 20 minutes po. 15 and 20 pero minutes po, meron pong gumagawa ng short film na 1 minute lang. Correct, opo. At may 3 at 5, opo. Ano ang pagkakaiba? Usually, ano ang mga topics ang dinidiscuss ninyo sa inyong mga pelikula? Ayan. Kapag kami po ay gumagawa ng maikling pelikula, sinisigurado po namin na may bit-bit po kaming advocacy. Correct, palagi opo. Pong ganun. Halimbawa po itong latest ko pong short film na ginawa na Kurba, ito pa ay may kinalaman sa body shaming. Body para shaming. Po sa cyberbullying po ito ang dinidiscuss namin dito. Opo. Opo, dito nakikita po namin yung mandaragat. Ano po naman ang istorya ito? Ayan, ang mandaragat po ay kwento ng mga empleyado po ng SGOD ng Division of Valenzuela na nagkaroon ng COVID. So 11 out of 33 na empleyado ng SGOD ng Division of Valenzuela ay nagkaroon ng COVID. Kaya po, itinuwento natin ito sa pamamagitan ng isang dokumentaryo sapagkat dito po ipinakita yung kanilang kabayanihan na sa kabila ng panganib, sila po ay pumasok at hinarap po ang anumang pagsubok na kanilang kakaharapin. So itong po yan. Ito yan, no? Yung pinipay. Pinapalabas dito sa ating Facebook page. RJ, sir, ito bang, yung mga bida natin dito ay mga health workers? Ibig sabihin? Actually po, sila po mismo yung mga empleyado po. Empleyado? SGOD. Opo, talagang SGOD. Documentary po. Ano, talaga. Ano yung SGOD, sir? Ano po ito, School Governance and Operating Division ng Schools Division Office of Valenzuela. Ah, so okay. Mga ano, mga DepEd ano? Mga DepEd employees. DepEd personnel din po sila, yes. Okay. So sila po ay naging parang force multiplier natin, ika nga. Sa paglaban sa COVID. Opo, sa paglaban ng COVID. Yes, opo. Mga maituturing din po natin silang mga frontliners kasi po kahit na nga nagkaroon ng lockdown, sila po ay patuloy na nagsisilbi. Eh buti yung manhood yung sila natakot. Dahil ayun nga po eh. Maraming natakot noong panahon na yun. Kasi pagka napanood nyo po yung pelikula, makikita po ninyo na talagang naiiyak sila.
sa kanilang mga naging karanasan. Kasi kaakibat nito yung kanilang pamilya eh. Mm-hmm. Yung takot na baka pati pamilya nila ay maawa. At katunayan, may mga pamilya, kapamilya talaga sila na naawa din dahil sa kanila. Mm-hmm. Pero in spite of that, ang inuna po nila ang kanilang mga kapwa Pilipino. Mm-hmm. Yes, diba sir. Po? Opo, mm-hmm. talagang... Paano ko ninyan? Opo, paano po? Ano po gamit ninyong medium? Paano ko ninyan na i-shoot yan? Gumamit po ba kayo ng mga professional cameras, etc., etc.? Paano po? Awa ng Diyos po, meron naman tayong mga kaibigan na may mga professional camera. Pinagtulong-tulungan lang po namin. Mm. At very cooperative naman po ang aming SGOD chief na si Sir Baltasar Gayem, Doc Baltasar Gayem, na lahat po ng request ko ay sinubukan niya naman pong i-provide lahat para maging maganda po yung presentasyon ng dokumentaryong ito. Mm-hmm. Director, ano po bang style ninyo sa filmmaking? Yung bang ginawa ninyong... Ah, nga pala, bakit mandaragat yung title? Tapos ay mga DepEd employees pala yan. Mm-hmm. Ayan, napaganda po ng tanong na yan sapagkat ayon po dun kay Dr. Baltasar Gayem, ito po mga mandaragat. Mm-hmm. Ito po yung mga tipo ng mga tao na handang sumuong sa pagsubok. Uy. Sa panganib. Mm. Para lang po mapatuloy na mabuhay. Mm-mm. So ganun po yung naging definition niya sa pamagat po ng aming pelikula na itong mga SGOD personnel eh kahit po talagang mapanganib yung pagpasok eh pinili pa rin nilang pumasok para makapagsilbi sa bayan. Mm. Matanong ko lang no, kasi kayo ay isang public school teacher din, di ba? Right? Opo. And napapansin ko kasi ngayon, marami yatang mga teachers ang nagiging involved sa filmmaking at saka sa creative industries, no? So, ano sa palagay niyo yung dahilan? Bakit parang ito ba ay nagiging stress reliever ng mga teachers? Bakit naihilig sila sa ganitong larangan? Bilang kanilang, di natin malaman kung libangan lang or what, di ba? Hindi po lingid sa ating kaalaman na ang social media ay may malaking impact po sa kaisipan ng mga kabataan. Kami po bilang mga guro ay nag-iisip ng mga paraan kung paano namin maibabahagi sa kasalukuyang henerasyon ng mga kabataan itong mga advokasiya na nais namin ibahagi sa kanila. At tama po yun, isa pong kaligayahan kapag kayo po ay nakabuo ng isang short film na kung tutuusin, wala pong budget. Mm-hmm. Talagang passion po ito, commitment and artistry, pagmamahal sa sining. Yun lamang po. Napakaganda naman. Yan at kitang-kita po ng ating mga kababayan, itong mga nakuha ninyo, mga awards, no? Grabe, no? May India, may... Teka, may mga iba. International pa. Yung isa, yung sa Mandaragat, yung pambuhan ba yun? Award ano yun? Yung ano po, pambuhan, dito po yan sa Pilipinas. Pero international po yan. Meron po tayo sa Singapore, meron po tayo sa India, at iba pa. Iba-iba. Oh. Talagang nagbigay ng karangal. Film Festival, meron din sila, no? Indo-French. International Film Festival, napakarami nito. Ayan, yung sa Singapore. Singapore, World Film Carnival ng 2021 last year. Sir Roderick, na-share ko kasi dito sa ating mga kasama. May napanood akong film ninyo. Yung kasama niyo yung mga Koreano. Di ba? Na kayo, isa rin kayo sa nag-ano nun. And parang yung role nyo ron eh, parang bandido eh. Ano po ba yung... advocacy nung film na yun? Ang title po ng aming pelikula ay No Man Is an Island. Kasama po namin dito yung dalawang Koreano at ako po dito ang leader ng mga Abu Sayyaf. Ngayon, Abu Sayyaf, pentong Abu Sayyaf pala ito. Pinita po namin yung dalawa. So, kayo yung Commander Robot siguro. Hindi, pero anong context yan? Very short, para at least. At saan mapapanood mamaya, sabihin ninyo, Director? Anong istorya? Paano yung istorya? Ang kwento po niyan, may mga Koreano po na bumisita dito at alam niyo naman yung kwento natin sa Mindanao, talagang isa po sa kinakatakot na mga
foreigner na pumunta dito sa Pilipinas, baka makidnap sila ng mga Abu Sayyaf. So ito nga po, ipinakita namin dito na talagang may mga napupugutan po ng ulo dahil sa... Kaya nga walang pupunta. So, oh. Pero ngayon, iniiba na ng pamahalaan. Yes. Yung perception ito po, sa lugar. Kwento, noon pa naman. Matagal po, matagal-tagal ko na napanood yun eh. Oo, matagal na po itong palabas at maganda po dahil sa kasalukuyang panahon ay patuloy ang paglaban ng ating pamahalaan sa mga terorista. Eventually, ano nangyari doon sa mga... Anong nangyari doon sa mga Koreano? Nagsamyuksal sila? Actually po, dahil po doon, nakapunta kami sa Korea. Naggawa po kami doon ng First Korea Pinoy International Film Festival. At ako po yung naging program director together with our director Nash Ang na naka-face po siya sa Korea. At dinala po natin doon yung mga pelikulang Pilipino. At ito naman yung pinanood ng mga Koreano at mga Pilipino sa Korea. Kasi mga Pinoy at mga Korea, correct me if I'm wrong, director, ano? Mga romantic tayo eh. Yes. Di ba nakikita ko doon sa mga telegrama, halos pare-pareho yung storylines natin. At sana makagawa kayo ng ganon, no? Okay. Siguro isang short film. Yes. Tungkol sa isang couple na Pilipino at isang Koreano. How do they transcend? Kasi may mga cultural differences yan. So paano nila nilalabanan yun? Paano na mumutawi yung pag-ibig? Yes. Magandang plot po yan. Idol. Meron na siya gagamitin ulit. Maganda yan. Siguro si Catherine. Okay ba yun? Pwede yun. Okay, si Hart. Kasi mukhang papatok po yan. Baka si Hart. Kasi si Hart ngayon, Eddie, RJ, alam mo naman, di ba? Wala na doon sa heartbroken nila. Heartbroken. Okay. So, maraming salamat po, Sir Roderica. Baka meron pa po kayo tatanong. Ikaw, Sir Edwin. Opo, pati saan mapapanood? Kasi gusto nating mapanood. Saan daw po mapapanood yung mga films ninyo, Sir? Sa ngayon po, by invitation po, kung gusto po ninyong mapanood, kami po ay magpapadala ng aming mga link. Pero this coming September 25, kami po ay magkakaroon ng pasilip. Ang tasin po namin dito, pasilip. Ito po yung pagbabahagi ng iba't ibang arte sa lungsod ng Valenzuela. Ito po yung magaganap sa Museo Valenzuela Cultural Center this coming September 25 at magsisimula po ito ng 1 p.m. Masingit ko lang Mapapanood po dun yung mga short film po natin. Yes. Masingit ko lang Ricky, si Sir Roderick ay participant din ng People's Participation kasi nagpa-credit din siya doon naman sa Valenzuela City, yung kanyang NGO. Anong NGO niyo nga po noon? Ang akin pong samahan na nire-represent bilang presidente po ng Dalandanan Village Home Owners Association, ang inyong pong lingkod ay napili bilang bahagi po ng City Development Council. Sa Valenzuela naman. Sa Valenzuela. Yung asawa ko naman po, siya naman po ang representative ng Tanghalang Banyuay. Naging bahagi naman po siya ng local school board. Wow. Very nice, no? Nakakatuwa na bukod sa Quezon City, meron ding Sa Valenzuela. Sa Valenzuela. Kasi siyempre magagaling ang mga mayor dyan eh. Di ba? Opo, nabalita ako po, napakarami po sa Quezon City. Mga 5,000 po yata kayong... 4,055. Diyan ba sa Valenzuela, ilan? 57 lang po yung nag-participate po na accredited. Pero eventually lalaki. Lalaki rin yan. Yes, opo. Sige po, pagpalain po kayo ng Diyos na may kapal. Ano po, Director? At sana ipagpatuloy niyo po, napakaganda niyong gawain. Okay, so yun. Okay.